is Sony. Welcome to my channel, The Dirty Peace Sign. Magandang nga po ng Pilipinas. Today is 20 April 2020, ika 1 month and 5 days, ating enhanced community quarantine. Of course, dito tayo sa bahay, lockdown, huwag palabas-labas para hindi po tayo mahawa sa sakit o yung virus in the air pag tayo lumabas. Okay, dahil po tayo masunurin na citizen, dito lang sa bahay. Pag lumabas tayo ng bahay, pagkagalitan tayo ng ating tatay. Oh, yeah. Dahil tayo is law-abiding citizen, sunod po tayo sa ating Pangulo at sa org, at sa mga at sa pinag-utos po ng ating national government. Okay, dito lang tayo sa bahay. Okay, meron ako itong binabasa. Okay, medyo siguro mga ilang araw na nakalipas. Okay. Ito yung patungkol ito sa enhanced community quarantine. Ito talaga mga trapo is wala pong magawa sa buhay. Basta meron pong ginawa ang ating Pangulo na isa pong instruction o isa pong tagubilin, sabihin natin. Direktiba is itong mga trapo is lagi pong sumasalungat. Tulad ito ni isa rito si Ping Lacson. Ito pula puti itong taong ito. Dapat ito next election pag ito tumakbo eh. Huwag yung itong iboboto. Isa rin ito sa alagad ng bayan CBN. Ito yung komento niya patungkol sa Inas Community Quarantine. Ito is nagmamalasakit kuno sa mga drivers na affected po ng tigil pasada ng talitong ng jeep at saka mga tricycle. Ang sabi niya rito, isang linggo lang na walang pasada, how will they feed their families? May punto, may utak. Oh, tama ka dyan. Parents may grow hungry for the sake of the children. Natural, una mong pakainan yung mga anak mo. But when their children go hungry, God knows what they will do. What they will do next. Parang nanakot pa. Ito ang magaling itong mga aral ito si Lacson, pero kulang ito sa gawa. Alam niya na sa kabila ng may isang tao po dyan na namamahagi po ng tulong sa ating mga kababayan na kulang o salat sa yaman, mayroong bigas yan na mabili pero wala pong pera. Okay. Ito nagmamalasakit. Pero yung kanyang pagmamalasakit, ito ay isa bato sa ating Pangulo. Okay. Sa halip na ito'y tumulong, ito is kunwari nagmamalasakit sa mga driver ng jeep, na tricycle, na kung wala daw pasada, eh paano nila bubuhay ng kailang pamilya. Sa kabilang dako naman, mayroon isang dako dyan na si Francis Leo Marcos. Hindi po siya politiko, pero siya po ay nagbabahagi ng kanyang pera, ng kanyang yaman sa mga taong nangangailan tulong tulad po ng bigas at iba pa. Hindi siya politiko, pero tumutulong. Subalit kung isang to, politiko na, senador ng bayan, hanggang ngak-ngak ng ngak-ngak, hindi naman tumutulong. Okay. Napakita ko yung imahe ni itong senador na to, nagmamagaling. Ang sabi po nito, maganda ang punto mo, Lacson. Yung sinabi ko kanina, mukhang may malasakit ka. Tanong lang, ano ang magagawa mo naman sa kanila? Yung mga taong naapektuhan po ng tigil pasada, ano magagawa mo naman sa kanila? Yun tanong ng netizen.
Kaya mo bang ibigay sa kanila ang pondong laan sa opisina mo bilang isang senador? Ibig sabihin, meron pong pondo ang opisina ni itong senador na to, itong mamang to na si Lacson. Kaya niya bang ibigay? O kritiko ka lang talaga? Yung kritiko, yung wala, puna lang ng puna. Puna ng puna para hindi po siya masilip na hindi po siya tumutulong sa mga kababayan natin na nag-iikaw. Ang pupuntirin niya, yung isang bagay na ibabato niya sa ating Pangulo at siya po malalagay po sa safe side. Puna ng puna. Pero hindi po tumutulong. Hanggang puna na. Kaya nga, sabi nga dito sa balita, kritiko ka lang talaga. Sa tagal niyang senador, marami nang ano ito, marami itong datong. Pero yung datong niya ay yung bawasan sa matala ito si Francis Leo Marcos. Hindi nga politiko, pero tumutulong. Na dapat ang pagtulong sa kapwa, lalo na ngayon sa COVID-19 pandemic, is dapat pangunahan ng mga senador. Tama. Ayan, tagang tama yan. And then, doon tayo sa susunod. Okay, ito, may susunod pa dyan na boldyakin natin. Kaya boldyakin natin. Ito, may isa pang sumausaw, si Soto. Okay. Kasi natatanyo mga kaibigan, kababayan, last time is nag-air po si Mayor Esko Moreno ng Manila. Talagang Mayor Esko, saludo ko sa talagang napagaling mo. Ikaw lang bukod tangin na mayor na talagang nagtatrabaho. Naalala ko nung first 1 month po, talagang marami kang nagawa. Saludo ko sa iyo. Sabi nga ng isang komentarista, hindi ko na babanggitin, na kapag ikaw is na ipakita mo yung galing, pagmamahal sa bayan, okay, yung dedication mo sa iyong trabaho, at naayos mo ang iyong lokalidad o yung location mo ba, Manila. At napaigi mo ang sitwasyon o imahe ng Manila. Basta Manila ang pag-iusapan natin. Is a one step to victory going to Malacañang. Yan po sinabi ng isang Batikang commentalist. Mara natatago yan si Lapid Fire. Lagi ko pinapakinggan. Lapid Fire. Pwede siya makita sa kanyang Facebook at marami kayong matututunan sa kanya. Lapid Fire. So, sa akin naman pananaw is tama po yan. Dahil lang Manila is the capital city of the Philippines. Pag napaganda mo yung imahe na yan, kilala Manila yan. Pag napaganda mo yan, kasi yan pinakasento ng ating galangan. Yan po ang Malacañang. Pag yan napaganda mo, Mayor Esko Moreno. 2028, pero huwag ka munang kakandidato sa 2022. Hindi ka pa hinog yan. 2028, hinog ka na. Kaya mo muna by 2022, ACBBM support mo na lang. Yung kagalingan is dali mo na lang ang pangalan ni BBM. Although naman si BBM tagang sikat na yan, talagang panalo yan bilang BP. Mas maganda yung 80% niya na sure win is gawin nating 95%. Yung 50% magagaling po sa iyo, Mayor Esko Moreno. Alam ko naman is hindi ka katulad ng ibang politiko na sumikat lang. Tatakama yan. Hahangarin na yung pinakamatas sa politiko dito sa ating bayan. Mali po yan. Kailangan marunong ka magbigay o marunong ka mag-give away sa taong karapat-dapat. Karapat-dapat na umupo. Ayan po ang Bongbong Marcos, mga Marcoses. So balik tayo. Nung nagbigay ng mensahe po ang ating mahal na mayor ng Manila, dahil kasagsagan po yan, kasikatan po yan ng ating instant celebrity na si Francis Leo Marcos, is nagbigay po siya ng payang si Mayor Esko Moreno.
Kaya mga politiko, congressman, congresswoman, mga senador, kayo tinatawagan ko, 24 lang kayo dyan sa Senado. Asan kayo? Marami po sa ating mga kababayan na nangangailang tulong, magsilabas kayo, mag-donate kayo. Ibig sabihin, ang panawagan po ng ating mga lumayo ng Manila is, mag-donate kayo, ito na ang ginagawa ni FLM galing sa bulsa. Ang problema, itong dalawang senador na ito, si Lacson at si Soto, hindi yata naintindihan yung Tagalog. Kasi nung nagsalita si Esco Moreno, Mayor Esco Moreno, is Tagalog, very, malinaw. Hindi po siya sabi ni Mayor Esco Moreno na magtumulong kayo galing sa inyong, galing sa kabanang bayan. Hindi po yung sinasabi niya, magbawas kayo ng yaman. At yung yaman na yan, na galing sa inyo, galing naman sa bayan yan, dahil kayo senador, is itulong yung iibalik nyo sa bayan, sa mga tao nangangailangan. Bumili kayong bigas sa dinas, at iba, mahangi sa mga nangangailangan. Yan ang ibig sabihin ni Mayor Esco Moreno. So bakit, itong dalawang to, mayroon pang isa, si Yung Sumayaw, at nanalo sa bilang senador. Napikon, sagot kagad siya. Kilala nyo ito. Yung Sumayaw, bago mag-alala, nanalo, ayun, napikon. Hindi lang siya, pati nga si Gordo, napikon din. Simple lang naman, tumulong kayo. Hindi na kayo kailangan ramis back sa ating mayor, Esco Moreno. Ang nakalabas, may mga ilang senador dyan, ramis back. Ganyan kasi mga taong tinatamaan, rest back ano. Ni-rest back nila si Mayor Esco Moreno. Ang sabi lang man ni Mayor Esco Moreno, tumulong. Kasi dyan na si Marcos tumutulong. Eh siya tumutulong din. Nakita ko dyan sa kanya mga sa balita, naninigay po siya ng bigas sa mga apektado po ng tigil pasanda. Kitang-kita naman pambagtulong ni Mayor Esco Moreno. Kaya, bravo, Mayor Esco Moreno. Itong sinasabi ni Juan, ni Lacson, doon sa panawagan ni Mayor Esco Moreno. Yorme, sabi niya. Samagod, apikon eh. Tingnan, tinamahangangad. Kaya po namamahagi ngayon ang gobyerno ng tulong pinansyal kasama na ang lungsod ng Maynila ay dahil napagod, no? Nagpagod at nagpuyat ang mga senador kahit may banta ng COVID-19. Pero ipasa, para ipasa ang bayanihan at iyan kasi ang mandato namin, mali ang paratang ninyo na wala kaming ginagawa, Lacson said. Hindi naman yan ang punto ni Mayor Esco Moreno Lacson. Napaka Tagalog na kayo sinabi niya. Tagalog. Ang sabi ni Mayor Esco Moreno, hindi dapat kayo tumulong. Galing sa kabanang bayan. Hindi po yan ang ibig niyang sabihin. Magpuyat kayo, normal. Natural lang naman, dahil senador kayo. Huwag yung ibabato sa ibabalik sa bayan na kayo nagpuyat, kayo nagpakahirap, para lang ipasa yung bayan niyan. Trabaho niyo yan eh. Unang-una, pumasok kayo dyan, binoto kayo ng bayan, and then sasabihin nyo, nagpakapuyat, nagpakapagod. Itong tao to talaga. Hindi ata mababang pang-unawa na itong tao. Susunod, huwag niyong bumoto ito. Hindi ko man binoto yan. Oh, ito pang isa. Oh, isa lumakitid ang utak niyo ito. Patensya na kayo. Talaga na po naman totoo. Sabi ni yung isang mama, itong Mamang Soto. Our duty as lawmakers is to promptly pass the enabling law so the executive department can use government funds to respond during the health crisis. Katulad din ni Lacson to. We did so in 18 hours. It is not our mandate to repack rice and sardines with a complete PR team around us. Some of us do without the PR team. Alos para sila na sinasabi. Sila na senador, taga-pasa ng batas. Pero hindi daw sila taga-repack. Hindi mo ba alam, ikaw mama,
Nung panahon ni Pangulo Marcos, pag silang mag silang first family, kapag sila tumulong, kahit na baha, sumusuong sila. Ikaw, kaya mo sumuong sa baha? Yan ang pinagkaiba ng ating Pangulong Marcos sa mga tao ngayon. Kayo, senador lang kayo, pero ang tingin nyo, kayo is mga king. Nung panahon ni Pangulong Marcos, pag meron sakuna o meron bagyo, baha, typhoon, at meron mga apektadong mga tao. Kahit na baha, talaga sino napupunta mga yan, sumusong sa baha. Nakita ko yan. Talaga, ibang-iba talaga ang mga Marcos pagdating sa pagtulong. Kayo, ang dami yung dakdak. Hindi nyo maintindihan siya, sabi ni Mayor Escumoreno. Pera nyo, sabi niya, galing sa pera nyo, ang tulong nyo. Hindi galing sa bayan. Ito, ang sabi ng isang netizen. Kung gato ba naman mga senador natin. Ayan, si Lacson, si Soto, Gordon, Revilla, Gatsalian. Ay talaga tayo mapapala. D&I po, ayan, Drilon, Pimentel, ay talaga tayo walang mapapala. Kaya sa 2022, itong mga taong ito, itong mga trapo, huwag nyo nang iboboto. Total naman is meron na tayong mayroon nasa ano tayo niya, wala na yung smart magic, tara-tara system, mabokya, mga yan, yung mga tao itong trapon ito is bokyain natin, huwag natin buto. Kaya may sumagot na netizen, hoy, kayong dalawa, hindi yan ang ibig iparating sa inyo ni Yorme. O tama naman, hindi naman daw yan ang gusto ipa, hindi yan ang laman ng sinasabi ni Yorme. Lumabas kayo at mamahagi ng pera nyo. O, di ba? Maliwanag? O, basa. Balikan nyo yung sinabi ni Yorme. Lumabas kayo at mamahagi kayo ng pera nyo. Ibig sabihin, bumili sila ang bigas sa dinas, tulong sa mga tao na nangailangan. Lalo-lalo na yung walang bigas. Hindi ang pera na galing din sa buwis o bulsa ng taong bayan. Ibig sabihin, galing sa bulsa nyo, kayong itong dalawang mamang ito, hindi marunong magdano yata, maintindihan Tagalog eh. Magsama-sama kayo mga senador na magbigay ng pera galing sa inyong bulsa. Pero yung pera galing sa kalang bulsa, ay galing din sa taong bayan. Swerdo nila sa taong bayan. Ay maliwanag yung sinabi ni Mayor Escumoreno, galing sa inyong pera. Di ba? Maliwanag yan. Okay, sa ilang napakabilis po ng panahon mga kabayan. Ngayon is April, no? Paglipas ng ilang buwan is 2021 na. So itong mga trapong ito, itong mga damuhong mga politiko, huwag natin ipoputo. Lalong na ano yung mga senador, mga politiko, na mali na nga ang bias civil, ang kasalan na nga, pinapaboran pa nila. So, sa mga senador ngayon, ang nakikita ko lang na matino, ayan si Amy Marcos. Pwede na dyan si Bongo. Yan lang, nakikita kong matino dyan. Yan lang, dalawa lang nakikita kong matino. Sayang nga lang si Glenn Chong at saka si Larry Gadong at saka si Doc Willie Ong. Yan ang magagaling. Yun ang tatlo na yan na hindi po na nung nakarang ihalalan yung online po talagang sila sa nasa top 10. Subalit ng national election siguro ginapang sila ng smart money kaya hindi sila nakapasok. Hindi lang nila kayang daya ito si Amy Marcos. Pero si Amy nasa top 5 pero nasa number 8 lang siya sa national election. Talagang kadunda-dunda. So, yan lang po mga kaibigan. Tandaan natin sa 2022, wag po tayo magboboto ng mga trapo. Yung mga trapo, dapat ilagay yan sa basurahan. Ito lang sinabi ko, Glenn Chong, Larry Gadon, Doc Willie Ong, yan ang mga karapat-dapat na ihala sa 2022. Yan lang po, at mabuhay ka, Mayor Escobar Moreno.
Mabuhay ka, Francis Leo Marcos. Marcos pa rin. Ngayon, tahimik ka mga dalawa, dahil andyan po si Francis Leo Marcos. Walang tigil, walang sawa sa pagtulong sa ating mga nangangailangan na mga kababayan. Tuloy mo yan, Francis Leo Marcos, sana'y tuloy, sana'y tularan ka ng mga taong mayayaman, subalit malalaki po ang kanilang puso. Thumbs up sa inyo dalawa. Thank you for watching. Thank you for watching. Please subscribe. Duterte Peace Sign.